bilangin mo lang yung beep. Sige. Yung tunok. Alam ba? 1, 2, 3, 4, 5. So pang lima, ganun na yun. Yan na yun. Activated na. Ito na lang ang alarm. Mag-alarm. Ngayon, pagka nagalaw to. Ito lang yung mag-alarm. Okay. Yun! Gold day mga idol! Woo! So ngayong araw, magpapa-install tayo ng two-way alarm mga idol. So ayan, papa-install natin ito kay Moto Pops, taga Candelaria, Quezon pa ito mga idol. Bali siya yung lagi kong pinagpapa-installan ng motor natin, at least kahit papaano ngayon ay bibigyan natin ng safety yung motor natin. Kaya magpapakabit tayo ng two-way alarm mga idol. Yun, para din sa atin mga motor to mga idol. Sa mga gusto, may link si Motopop sa baba. Paki-check na lang at saka para malaman kung magkano yung bayad sa two-way alarm. Yun. Itong dalawang remote na ito, Pops, pares lang yung function ng mga ano yun, button. Okay. So, pinakaiba lang nilang dalawa. Ito, nag-a-alarm. At the same time, may parking locator siya. So, kaya siya tinawag na two-way alarm. Nag-a-alarm yung motor. At the same time, mag-a-alarm din yung remote. Yung radius ng remote para mag-alarm ito, tsaka ma-activate yung alarm, 200 meters. So, ito naman, pamalapitan lang to. 30 to 50 meters lang to. Mm-hmm. So, pag-activate mo yung alarm, isa pa pala, pagka kahit malayo tong remote, once activated yung alarm dyan, kahit lagpas ng 200 meters, hindi mo pa rin siya mapapaandar. So, kailangan mo pa rin siyang disabled gamit itong remote. Okay. Di-deactivate mo. So, pag-activate mo yung alarm, sampin doon sa lock. So, okay na yan. Yun. Nakalock na yun. Oo, oh, pagka nagalaw to, yun yung first attempt niya. So, ganun lang siya. Ganun lang. Oo, ganun lang first attempt. So, pagka matagal pa rin, alam ba, matagal yung interval ng second attempt, ganun pa rin yan, puro warning lang. Ah, hindi siya tutunog. Hindi siya basta-basta mag-alarm. Ngayon, pagka ginawa natin siya ng sunod-sunod, halong attempt, tutunog na. Tapos yung alarm niya, hindi siya continuous. Namamatay din. Oo, hanggang 10 seconds lang yung alarm niya. Yan, 2 rounds lang siya ng siren, din ko sa siya mamatay. Mm. Tapos ito naman, ito, yan, continue. Nag-alarm din to. So, ano lang to, hanggang 15 seconds lang yung alarm niya. Kusa din siya mamatay.
So pagka nagalaw mo lang uli yung motor, back to normal ulit yun. Warning. Tapos pag sa second attempt, mamatay na. So yung alarm nito wala na. Pero pag yung alarm lang ang papatunugin natin, yung disable natin yung ano, yung parang itong remote line alarm. Unlock mo lang. Unlock. Tapos 5 times na press dito sa lock, sunod-sunod. Ngayon para di ka malito, kada pindot mo, bilangin mo lang yung beep, yung tunok. Alam ba? 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So pang 5, gano'n na yun. Yan na yun. Activated na yun. Ito na lang ang alarm. Ito na mag-alarm. Ngayon, pagka nagalaw to, ito lang yung mag-alarm. Okay. Tapos, once activated yung alarm niya, pagka sinusian, alam ba, papampan yun. Ipapampam. Okay. Na nakawid. So, try natin sinusian. Hindi mo siya makapandar. Ah, hindi tatakbo. Basta nakaano yung ano. Kahit anong post-start mo dito. Okay, pero pag, ano na? Kahit sabihin mo na may kicker, yali kicker mo siya. Oh, hindi rin. Hindi mo siya mapapandar. So okay. Ngayon, para ma-deactivate mo yung ano, mapandar mo, unlock lang ulit. Okay, mapapandar na. Yo! Ngayon, pag naanda ka mo na ganyan yung makina, pwede mong patayin yung makina gamit yung remote. Okay. So, normal switch off, dalawa yung option kung paano patay yung makina. Dalawang way. So, normal switch off, gitna lang. Yan. So, pwede mo pa rin siyang papatakuin. Mapatakbo. Yung isa naman yung tinatawag na anti-step. Nambawa, nagdadrive ka, nagagawang ka ng motor. Uh-huh. Ito lang yung pipindutin mo, yung lock. So, pag pindut mo ng lock, basta ang radius niya 150 hanggang 200 meters. So, pag baka nakalayo ng 50 meters, malayo-layo na yun. Pindutin mo lang siya. One press lang. Yan. Patay makina, mag-a-alarm. Yung ano niyan, continuous yan, then titigil. Hindi titigil. Oh, basta naka-switch on, maka-ignition lang. Continuous yan. So, pag di-deactivate mo, ito lang gitna. Yan. Pag normal. Doon lang naman siya continuous pagka naka-switch on. Yun. Pag nag-santay tip. So, tulad yan, normal, nakalock tayo. Yan. Ito yung sabi ko. Kahit nakalock yung ano niyan. Kasi yung manibela kasi na ito. Okay. Mechanical kasi yan. Ngayon, pagka ito, dito mo siya in-start sa remote. Hindi, nakalock siya pa. Pag dito siya nakalock sa remote, dito mo siya in-start sa remote. Sa remote mo lang siya mapapatay. Hindi mo siya mapapatay. Okay. Pero ganun pa rin yan, pagka sinag-stand mo, mamamatay. Patay makina. Pag sinag-stand. Pagka naka-sidestand, i-start mo dito sa remote. Hindi rin. Hindi siya under. Andun pa rin yung safety niya, hindi pa rin nawawala. Pa rin yung safety niya sa remote. Kailangan pag i-start mo siya, naka-center stand. Ito. Pero paano? Kung mapapansin mo, naka-switch, naka-on siya. Hindi natak. Hindi natin siya mapatay. Okay. Sa susi. Ano. Ngayon, para mapatay mo, ito lang. Pero simula nung kinabit natin yan, matik na nakakunik yan o may time na hindi kahit hindi natin gamitin to. Kahit di mo na gamitin to. Alam mo, ay ganyan, normal. Ito naman, manual input naman to hanggat di mo siya pindutin. Pindutin, walang mangyayari sa mga. Okay. Yan. Yan, normal lang, kunwari. Andar eh. Normal lang siya. Pero kung yan na nga, nag-start tayo doon, yan, tulad yun, nag-start tapos ito, pipindutin natin. Unlock yan, unlock. Unlock pala yun. Start itong baba, dalawang pindot. Okay. Tapos ito laging nasa gitna ang home. Oh, patay ng makina, patay ng alarm. Patay, tapos kung gusto natin patay ng alarm. Unlock lang din. Unlock lang. Yan yung ano. Okay mga idol, tapos na kami, ako magpa-install ng Tokay Alarm kay Motopops. Sa mga gusto, alam nyo na, nasa baba lang yung link niya, yung page niya para mapag-usapan kung magkano. Bali, Candelaria Quezon pa to mga idol. Tokay Alarm. Tokay Alarm po. Maraming pwede salamat. Pwede nyo marader siya, ano? Online. Online, Shopee Store, Motopops at 619. Nasa, so, mga plug and play na lang yun. Nasa ibaba lang yung page ni Motopops mga idol. Yun, maraming salamat.